Hey, muli, happy midweek po sa ating lahat mga kapatid. Happy midweek po. Okay, kung pwede kayong mag-open cam, okay, open cam tayo para pakita ko naman kayo. Okay, so sa gabing ito ay hindi ako mag-message mga kapatid. Gusto ko ay mag-usap tayo. Siguro i-discuss natin yung lesson natin ngayon. Okay, maganda yung lesson natin ngayon eh. Tungkol sa Sabat at ano ba ang kahalagahan ng Sabat at ba siya, bakit ba ibinigay yung Sabat. Yung maganda yung mga sign yung tungkol sa lesson natin ngayon. So, since ito ay lesson, siguro kailangan natin yung ano, kailangan natin yung opinion ng bawat isa kung ano ba ibig sabihin nito para mas lubos nating maintindihan. So kung titingnan yung lesson nyo, meron ba kayong mga lesson dyan? Siguro meron naman, no? O kung wala, meron naman sa online. Ang title po ng lesson natin ngayon ay Sign of Sanctification. So meron palang sign ang sanctification. So ano itong sign of sanctification? So, ayon dito sa Exodus 31 verse 13. So, ito yung pinaka-key text siguro ngayon sa gabing ito ay sabi dito, babasahin ko siya mga kapatid sa RSB. You shall keep my Sabbath, for this is a sign between me and you throughout your generations that you may know that I, the Lord, sanctify you. So, napaganda ba 'to, 'di ba? Na yung Sabat niya ay isang sign. So, ano siya? Sign kanino? Between me and you throughout your generation that you may know that I the Lord sanctify you. So, ano pa 'yung sabi ng sanctify? Si MM. Okay, sinong pwedeng mag-share? Ano ba 'yung sabi ng sanctify? Jenaline, Mr. Jenaline. Pag sinabing sanctify, ano ibig sabihin nito? Ikaw yung English major dyan. Siguro, kailangan namin yung explanation ako mo. Talaga? Sanctification, gano'n? Sanctify? Oo. Hindi po ako sigurado. Hindi, sige lang. Lahat, wala mong sagot. Yung parang pong, ano, wala, hindi ko, ano ba yan, kaya rawan na. Hindi ako nag-review. Welcome pala kay Sister MM. Si Ezra ba to? Si Ezra. Okay. Okay, so since si Ezra ay dumating, pwede rin si Ezra. Anong ibig sabihin ng sanctification sa iyong pagkakaunawa? Buti po, nakapag-search ako. Bago. Pagpapakabanal po. Yun. Ayun, tapos sabi din po dito, set apart as or declare holy, consecrate. Yun ka po, kapakabanal din po. Or binding by religious sanction. Ayun, no? So yun, hiniwalay para maging banal, di ba, sa Panginoon. Tapos pagpapakabanal. Meron pa ba? Si Mr. Ryan, saka si Brother Red. Baka mayroong... Yun din po, pinabanal. Okay. So, sabi dito ay, sino ang nagpabanal sa atin? The Lord. So, ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang nag-sanctify sa atin, di ba? Kasi hindi naman tayo magiging banal sa sarili nating kakayanan. Kaya siya yung nagpakabanal. Pero meron siyang... sign or mayroon siyang ibinigay na sign. Ano ba yung sign? Tanda. Para magawa niya yung pagpapakabanal sa atin. So, kailangan ba ay magawa din natin tong sign? Di ba dito ay mayroong between you and me? Automatic ba yun na? Ano? Automatic ba yun na tayo ay masanctify na agad ng Panginoon? Or mayroon pa tayong kailangan gawin bago tayo masanctify? Dapat may gawin. Okay, so dapat may action. Kasi
kaya nga dito ibinigay yung kanyang sabat, dahil sabi dito ay binigay niya kanyang sabat para yun yung maging assign nga. So tingnan natin ha. Sa Exodus, sabi sa lesson natin, sa Exodus, kung babasahin natin yung Exodus chapter 31, doon napakaraming ano, di ba, mga tungkol patungkol sa sabat. Dito talaga ibinigay ng Panginoon yung sabat. At yung sabat concept as a sign, bakit kaya sabat yung ginawang sign? Anong kahalagahan or anong meron sa sabat na bakit yun ang ginawang sign ng Panginoon? Kasi po, di ba, parang ano tayo sa Panginoon, kasal tayo sa Kanya. Parang yun po yung, ano, yun yung way or yung tanda ng Panginoon para sa atin. Kaya po, ginawa ng Panginoon yung Sabat para sa Kanya. Parang nakikipag-date po tayo sa Panginoon sa araw na yun. Okay, so nagpag-date sa Panginoon sa araw na yon, yun yung tanda niya. Okay, so meron pa ba? Kasi po, ano? Yung, ano pa? Kapag way back creation, yun yung unang ginawa niya dun sa first week. Nag-rest siya ng seventh day. And then yung seventh day, dineclare niya na blessing for humanity based dun sa nakalagay sa lesson sa Sunday. And then yun yung sign na binless niya, di ba? Yun yung unang araw na binless niya. Hindi niya naman after... Yun niya. Parang sa lahat ng days, yung first week ng creation pa lang, first week ng everything pa lang, yun yung first na holy day na in-announce niya. Tama. So talagang special yung Sabat. Hindi lang siya handpick na okay, itong araw na to. So kasi meron siyang significant na ginawa ng ating Panginoon, di ba, nung creation. So sa seventh day, talagang nagpahinga siya. Hindi, sabi ng lesson natin noong nakaraan, ay hindi siya nagpahinga dahil napagod siya, kundi natuwa siya sa kanyang ginawa at talagang blines niya yung araw ng kapitong araw. Yung Sabat, i-blines niya at sinanctify nga niya ito. So talagang hiniwalay niya. Okay, sabi rin dito, itong Sabat kasi, di ba, parang ano, sabi dito, kung babasahin mo dito sa lesson natin, sabi ito ay visible, external, and an eternal sign between God. So bakit visible, external? Kasi tingin ko dito ha, visible siya kasi nakikita natin, di ba, na tuwing Sabado tayo itaga nagsasamba sa kanya, hindi tayo gumagawa ng anumang gawain kung susundin talaga natin yung guidelines ng Sabat, di ba? Talagang special siya. Na makikita na tayo ay pupunta sa kanyang simbahan, nagpo-pray, nag-aaral ng kanyang salita at talagang nagpre-prepare tayo sa ating sarili. Hindi naman tayo basta-basta pupunta ng simbahan, hindi inibigay natin yung best din natin kasi pupunta nga tayo makipagkita sa ating Panginoon. So sa paggawa ng ganon, sa gawaing ganon, ay pinapakita natin na meron tayong pananampalataya. Or diba, hindi ka naman mag-i-effort. Although, meron sigurong iba, diba, yung mga legalism yung nangyari sa Israelites na for the sake of going to, ano lang, magsimba lang. Pero, kung talagang naintindihan mo yung ang kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang pag-ibig, ay hindi ka pupunta sa simbahan dahil lang para magsimba or para lang sumunod sa commandments, kundi talagang papurihan siya. Tingnan ba tayo, dagdag, mayroon ba kayo ano pang bakit external? Bakit visible? Okay, tapos ito, sabi pa dito, ang Sabat ay as eternal sign between God and
people. So tama naman, eternal sign talaga siya kasi hanggat nandito pa tayo sa lupa or kahit nga sa langit ay itong sign na ito, itong sabat na ito ay hindi magbabago, di ba? Kahit nasa langit na tayo ay magsisimba pa rin tayo sa Panginoon sa sabat na ito. Hindi siya mababago. So talagang itong sabat na ito, pag kinip natin, ay ito yung tanda na mahal natin yung Diyos, na nanampara tayo sa Kanya, nagtitiwala tayo sa Kanya, at talagang nagsasubmit tayo sa Kanya. Kasi, hindi naman mga kapatid, maraming tao ngayon, mas maraming tao ngayon ang, ano, di ba, ang hindi nagsisimba ng sabat. Pero sinasabi nila, Christian sila or mananampalataya tayo sa Panginoon. So masasabi ba natin yun na tunay yung kanilang pananampalataya? Eh, hindi naman sila submit sa kagustuhan ng Panginoon. Ano sa tingin niyo, kapatid? Pero mas marami sila sa atin, di ba? So yun, kaya siya mahalagang sign kasi hindi nga lahat ay mananampalataya or susunod sa kanya. Diba ang Christianity, ang history niya ng mga Romans ay kaya lang naman nila sinunod yung Christianity, kaya sila nanggap yung Christianity or in-adopt nila yung Christianity dahil hindi talaga nila mapuksa o hindi nila maubos ang Christians, hindi nawawala. Kaya ang ginawa nila is, kunwari, tinanggap nila yung Christianity. Pero kung ano yung kanilang pagan na belief, ay yun pa rin yung karamihan na ginagawa nila. Kaya nga pati yung worship ay hindi naman nagbago. So yun yung wala yung sign. Hindi mo makikita na sila ay tao pa rin ng Diyos or kakampi ng Diyos. Kasi sabi dito, ang Sabat is a sign between you and me. So kung wala ka ng Sabat, edi paano ka makipag-relasyon sa Panginoon? Diba? So dito makikita kung tunay ba tayo na nakikipag-relasyon sa Panginoon or talagang mayroon ba tayong pananampalataya sa Kanya. Meron kayong dagdag, mga kapatid? Okay, kung wala dito sa lesson natin, may sinabi dito ang Sabbath as a sign of knowledge. Bakit knowledge? Mr. MM, mukhang sabi mo kanina nakapag-research ka, so baka nasama sa research mo yan. Bakit sign of knowledge yung Sabbath? O kaya si Sister Rai or si Brother Red? Paspo muna. Paspo muna, okay. Walang problema. Brother Limuel, may sinasabi kayo? Siguro po yung Sabbath, kaya naging sign siya ng knowledge kasi during Sabat, nag-aaral tayo ng Word of God. So, nagkaroon tayo ng knowledge kung yung una, kung bakit tayo nag-keep ng Sabat. Bakit nga ba tayo nag-keep ng Sabat? Dahil yun ang sabi ng Panginoon na we should keep the Sabat. Because ano, sa relationship between you and me, Sabat. Yun nga po, para siguro Sabat is a sign of knowledge kasi may natutunan tayo eh. From the very beginning up until siguro future kasi mayroon ng mga revelations na din eh. Ano yung mga second coming of God. Kung anong dapat natin i-prepare sa pag second coming ng Panginoon. So, inilahad na lahat sa Bible actually and doon natin nalalaman yung pag-study ng sa Bible sa Sabbath day. Okay. Siguro yun lang po yung
maano ko. Okay, so hingan din natin si Sister Rice. Sige. Tuloy lang. Nawala yata. Ay, sino po ba? Sige, ikaw muna. Ano po, susug din po dun sa sinabi ni Kuya Limuel. Kasi di ba po, meron po, tinuturo na po sa atin nung mga una pa na ano, knowledge, ano, ano yun? Knowledge come, ano? Yung lahat ng kaalaman ay nanggaling sa Panginoon. So, lahat po ng kaalaman na meron tayo, wala po yung silbi kung yung kung sa spiritual na kaalaman, wala po tayo. Kaya po tayo merong sabat para nga din po doon natin po pag-aralan kung saan yun yung mas mahalaga na matutunan natin kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Yun po. Tama, okay. So, maganda yung ano na talagang napag-aralan natin. Doon nag-umpisa, diba? Sabi sa Biblia na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, since kung tayo susunod sa Panginoon, ibig sabihin na meron na tayong ano nga sa Kanya, takot sa Kanya o pag-ibig sa Kanya. Okay, meron pa ba si Brother Red or Sister Ryan? Parang may... Karagdagan lang, yun nga, yung bilang isang mananampalataya, kung alam mo talaga yung pinakatatak natin yung Sabat, ngayon, yung pinakatatak natin na itasabi na tayo ay mga anak ng Diyos. Ngayon, siyempre, kung wala sa iyo yung katotohanan, hindi ka rin nag-aral ng katotohanan, wala rin yung kaalaman sa iyo. Diba? Kasi kung wala yung kaalaman na yun, wala ka rin sa araw na yun eh, kung saan ibinigay ng Diyos yung Sabat bilang isang tatak ng mga mananampalataya ng Diyos. Bilang isang anak ng Diyos, dapat alam mo yun. Alam mo, pag-aralan mo yung mga katotohanan. Na yun yung Sabat, ang Sabat, siya yung nagpapaalala na siya yung naggalang ng sanlibutan, na siya ang nagbigay ng lahat. Diba? Kung wala siya, wala rin tayo. Okay, nawala yung internet ko, hindi ko masyadong narinig yung kay Brother Red. Pero, yeah, so yun nga, yun talaga. Yung salita ng Diyos, wala namang ibang bagay na nagbibigay sa atin ng katalimuhan kundi yung salita ng Diyos. Yung mga bagay na mga natutunan natin dito sa lupa, ang samantala lang naman yun. Pero yung nagbibigay talaga sa atin ng buhay, yun yung katotohanan na kung saan ibinigay yun sa mga anak ng Diyos, na kung saan yun yung mga sumasamba ng araw ng Sabat. Okay, tama po yun. Talagang ang Panginoon ay kung tayo ay mag-inquire sa Kanya or magtitiwala sa Kanya, di ba, magpapasakop sa Kanya, ay yung kaalaman ay ibibigyan niya sa atin. So, isa rin dito, ang sabi ng lesson natin dito ay pag ikaw kasi ay, siyempre pag sumunod ka sa Panginoon, pag sumunod ka sa Kanyang sign, ay kinip mo yung Kanyang sign,
di lang naman basta-basta, di ba, nasusundin mo siya. Siyempre, pag-aaralan mo din. Tayo, nag-aaral tayo, bakit nga ba Sabat, di ba? So, dahil doon, dahil sa nais nating maintindihan, nais nating makilala na mabuti ang Panginoon, ay talagang mag-aaral tayo. Hindi lang basta na alam natin, okay, pag sinabi ni pastor na ganito, ano na tayo doon, na contento na tayo, di ba? Ang ginagawa natin is pinag-aaralan natin. Kaya, by keeping Sabat, ibig sabihin ay talagang inaral din natin, pinag-aralan natin maigi, bakit Sabat, bakit hindi ibang araw. So, kinilala natin ang ating Panginoon. Kaya nga, ang advantage nito is talagang natuto tayo. Diba? Natuto tayo, ano bang kahalagahan nito? Dahil may creation, dahil nung creation ay ang ating Panginoon nagpahinga siya, binasbasan niya, inihiwalay niya itong Sabat na ito. So, yung knowledge na natutunan natin dahil inip natin yung Sabat or kaya natin ito tinitake. Kaya, yun, umpisa talaga is magkakaroon tayo ng knowledge. Hindi lang basta sumunod tayo. At patuloy tayo nag-aaral, di ba, na okay, pag may nag-question sa atin, pag sina-challenge tayo, patuloy tayo nag-aaral at natututo. At yun nga, isa pa yun, yung tuwing Sabado, tag nagsisimba tayo, nag-increase yung knowledge natin kasi marami tayong mga message na mapapakinggan, di ba, ng mga pastor natin na talagang pinag-aralan maigi ang salita ng Panginoon, ang karakter ng Panginoon. So sa pamagitan ng pag-keep natin ng Sabat ay doon tayo nag-improve, nag-grow tayo na mas makikilala natin ang ating Panginoon. So every Sabat na pumupunta tayo or nag-ipag-meet tayo sa Panginoon, meron tayong knowledge na napupulot or matututunan. Or kung hindi man bagong knowledge ay ma-re-refresh tayo doon sa ating ating natutunan or nakalimutan natin. Minsan nakakalimutan natin, di ba, yung mga napag-aralan natin. Kaya nga, kung constant yung pakikipag-meet natin sa Panginoon during Sabat ay mas lumalakas tayo. Di ba, kung sa limbawa na lang, pag nagbabasa tayo ng isang libro or ng isang sulat, pag paulit-ulit natin siyang binabasa, ay mas tumatatak yung knowledge, mas hindi natin nakakalimutan. So, kaya talagang laking tulong ng Sabat para sa atin, para lumago sa Panginoon. Kasi sa ibang araw, talagang busy tayo, di ba? Trabaho, 8 hours, minsan sobra pa sa 8 hours, 12 hours, minsan ginagawa na nating araw yung gabi. So, wala tayong time talaga para makapag-aral sa Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon, di ba, na binigyan tayo ng isang araw na sabi niya, focus lang tayo sa Kanya. Huwag pahinga tayo sa gawain sa mundo. At ito yung ilaan natin, magpasalamat tayo sa Kanya, mag-aral tayo ng Kanyang salita, pag-aralan natin yung Kanyang karakter, Kanyang kapangyarihan, para mas maintindihan natin, mas ma-appreciate natin kung bakit natin siya sinasamba, kung bakit siya sinusunod natin. Okay, meron pa ba si Sister MM na wala ka kanina? Meron ka bang dagdag? Wala po. Sister Rai, baka meron ka dyan gusto pang sabihin. So meron pa isa dito, ang dalawang ideas ang makapagbigay dito sa lesson natin. Una yung knowledge, di ba? Pangalawa ay sign of sanctification. So sabi natin kanina, pag sanctification ay pinapabanal, nagpapabanal, or hiniwalay tayo ng Panginoon. Talagang special, di ba? Ginawang special yung mga taong nanampalataya sa Kanya, yung mga taong nagkikip ng Sabat ay special yan sa Panginoon. So sign siya ng pagiging sanctification. So anong
maidadagdag nyo dito? Bakit sign of sanctification? Ibig ba sabihin, pag nag-keep tayo ng Sabat, consider na tayo as sanctified ng Panginoon? Hindi. Kailangan pa din ng gawa. Okay, so kailangan pa rin ng gawa. Kaya nga sabi dito sa Leviticus chapter 20 verse 8, pag kinip natin yung Sabat, ibig sabihin, ito na yung gawa nga natin, napakita natin dahil nanampalataya sa Panginoon, ito na yung result ng pananampalataya. Kasi hindi mo talaga ikikip yung isang bagay kung hindi ka nanampalataya, di ba? Or hindi ka naniniwala doon sa bagay na yon. Or siguro, mga ilang araw, kumbaga yung pag nainganyo ka lang sa salita, di ba meron mga ganun, nagpapabaptize ka, okay, inaccept mo yung pananampalataya, pero hindi siya magtatagal. Mga ilang buwan lang or ilang taon o mga isang taon, ganun. Pero kung hindi ka talaga nanampalataya, ay hindi ka magtatagal at talagang hindi mo siya ikikip ng matagal or mawawala ka kasi hindi mo hindi ka nanampalataya na okay, bakit ba kahit anong araw pwede naman, pareho lang naman yan. Kasi mayroon kang mga reason siguro na mayroon kang gagawin sa araw na to or importante sa iyong araw na to. Pero sabi nga dito, pag tayo ay nag-keep at ginawa natin, sabi dito, and you shall keep my Sabbath and do them, I am the Lord which sanctify you. So talagang isa-sanctify niya tayo kung gagawin natin, i-keep natin at gagawin natin. So yung Diyos na may-ari ay nagbigay nitong Sabbath na ito ay sanctify tayo. So hindi tayo masasanctify dahil nag-keep tayo ng Sabat, kundi ang magsasanctify pa rin sa atin dito ay sabi nga ay ang Panginoon, di ba? So hindi ang Sabat magsasanctify sa atin kundi ang Panginoon siya. I am the Lord which sanctify you. So si Jesus pa rin talaga ang pinaka pinakaugat ng lahat. Siya pa rin yung magdi-decide, di ba? Makikita niya tayo na babasa niya tayo, alam niya kung ano yung nasa puso natin. Kaya siya pa rin yung magdi-decide kung kayo ba ay karapat-dapat. Bali yung Sabat, sign pa lang siya ng sanctification. Pero ang magsasanctify talaga is yung Panginoon. Kasi nakikip ka nga ng Sabat pero wala yung application mo na natutunan mo sa during Sabat. Kumbari, ang lesson natin or yung topic ng pastor about sa pagpapatawad pero hindi natin na-apply sa sarili natin na hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa natin. So wala, parang useless pa din yung pagkikip natin ng Sabat, yung pakikinig ng mga lesson sa simbahan kung hindi natin yun na-apply sa sarili natin. Kasi kaya naging sign of sanctification sa because we are learning the ways of God and being na yung parang to be a God-like God-like character. Ano ba yun? Tama ba yun? So, like Christ-like. Christ-like character. So, hindi natin na hindi natin na-apply sa atin at hindi nakikita ng ibang tao na kung ano yung mga pinag-aaralan natin na pinapaniwalaan natin. So, yun nga, sign lang siya kung whether you'll be sanctified by God or not. Kumbaga, sanctification pa lang siya kasi on the process pa lang tayo ng learning the ways of God. Parang yun po. Okay. So tama po yan. Idagdag pa. Sir, may sinasabi ka, maka nakamute kayo.
Okay. Mayroon na nagki-keep ng Sabat, di ba? Katulad ng mga Israelites, ay talagang matindi sila mag-keep ng Sabat. Napakarami nilang batas para lang masunod ang pag-ano ng Sabado. Pero, ang problema, parang hindi nag-increase yung knowledge nila, no? Kasi, hindi nila naintindihan eh, yung kahalagahan ng ano, ng Sabat. O hindi sila na-change eh. Yun ang problema doon eh. Yun ang problema pag yung pagsunod natin ay ano lang siya, yung legalism lang, or iniisip natin na dahil sa mabuti nating gawa, dahil sa pagsunod natin ay okay na tayo or pwede na yun sa Panginoon. So yun yung mali eh. Dapat talaga siguro hand in hand itong knowledge tsaka yung magkasama dapat talaga itong sign of knowledge and sign of sanctification. Kasi kung hindi ka nga naman natututo, baka ng simba tapos hindi ka natuto, hindi na bago yung ugali mo, eh wala din kasi hindi siya ano eh, katulad nga ng mga Israelites dati, napaka seryoso nila, di ba? Pinapatay pa nga yung mga hindi nagkikip ng Sabat. Gano'ng katinding ano yon, gano'ng katinding pagsunod yon. Pero mali eh, hindi sila nabago eh. Kaya importante na matuto tayo na talagang maintindihan natin anong kahalagahan nito. Ito ay dapat dito tayo mag-aral ng karakter talaga ng Panginoon. Paano tayo mabago, makuha natin yung pagiging katulad niya, di ba? Yung Christ-like character nga. Dapat gradually ay ito yung makikita sa atin. So makikita sa ating salita, makikita sa ating gawa, makikita sa ating pagkilos. So, sa buong pagkatao natin, di ba? Kahit saan tayo magpunta, dapat dito natin matutunan, ma-increase nga yung knowledge natin while keeping the Sabbath of the Lord. Kasi kung hindi tayo mababago, walang nagbago sa atin, ganun pa rin tayo kung hindi maganda yung ugali natin. I mean, kung magagalitin pa rin tayo, selfish pa rin tayo, tapos ilang taon na tayong sinasabi natin na nanampalataya tayo, eh baka hindi pa tayo natututo, di ba? So, mayroon pa ba gusto magdagdag? Si Redo po. Sige, Brother Red. Para sa akin, yung Sabat talaga yung pinaka doon tayo sinusubok eh. Sabat talaga. Kasi lalo na pagdating sa trabaho, di ba? Parang minsan isusugal natin yun, di ba? Lalo na yung, sa mga single siguro, okay lang, kaya pa nilang lumaban, pero pag may pamilya na, di ba? Tapos, kailangan mo ng trabaho, yun ang matindi talaga, eh. Yun ang matindi ng tawag ng pagsubok sa'yo. Doon ipapakita, doon ipapakita talaga, doon naman ipapakita sa Diyos yung kung gano'ng katapat. Doon makikita kung masusunod mo ba yung yapak ni Abraham na kaya mong isakritisyo, di ba? Ang hirap siya, nandoon yun yung totoong subukan mo, yun yung totoong pagsubok talaga sa buhay ng isang tao, di ba? Yung Sabat. Kaya, yung Sabat napakahalaga niyan eh, kasi sa simula pa lang ng creation, di ba? yun ang ipapakita ng kapangyarihan ng Diyos na pag nakita natin tuwing lumalabas tayo sa loob ng bahay, makikita natin yung nilalang niya. Diba? Pag nakita natin yung nilalang niya, maalala natin ngayon yung ikapitong araw na pinaban na Diyos pagkatapos ng gawin lahat yun. Kaya pag nalampasan natin, kaya pag napalindigan natin yung araw ng Sabat na sinabi niya na tatak natin, diba? Ang paglaban natin yan,
yun, doon tayo, doon, yun yung karapatan natin na pwede tayo isactify ng Panginoon. Doon yung pakabalalim. Na eto, lalampasan mo lahat, papakabalalim. Tama, tama yun. Kasi talagang, pag mas pinili mo yung Panginoon, di ba? Ibig sabihin, talagang may pananampalataya ka sa kanya kasi may offer ang mundo na ganito, di ba? Minsan maragandang trabaho, okay, kaso nga lang may Sabado, tapos mag-decide ka talaga ngayon. So, pag pinili mo yung Panginoon, ibig sabihin, ay talagang may pananampalataya ka sa kanya. So, hindi naman ang Panginoon ay pag may ginawa tayong sabi niya pag may pananampalataya tayo, hindi naman niya tayo pababayaan, di ba? Sabi niya sa mga Israelites, hindi sila pababayaan, ibibless sila basta sila ay nagtiwala sa Panginoon. At pag sila ay lumayo, ay talagang kaya nga sila nasasakop na ibang bansa, di ba? Kaya dahil pag sila ay lumayo sa Panginoon. So ganoon din tayo, kapatid. Siguro minsan nakikita natin na talagang nawala yung opportunity sa atin. Pero kung titingnan mo sa huli niyan ay mayroon pa ring may kapalit yan na mas maganda na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So yun nga, talagang sa mundong ito ay dahil sa kasalanan ay nahirapan talaga tayo, di ba? Dahil kung sana yung nagsasabing Christian ay sinunod ang Panginoon, di ba? Kung sa panahon natin ngayon ay sinunod nila yung talagang Sabat, eh wala tayong santay problema, di ba? Kung majority ay ang Sabat natin ay talagang seventh day, wala tayong problema. Kaso, hindi totoong sumunod eh. Hindi totoong nanampalataya yung mga tao eh. Naging magmapagmataas yung tao na bakit mo susundin yung Panginoon. Mas sinunod nila yung tingin nila ay mas tama sa kanila or ba mas pinili nila yung personal na pananampalataya or yung paganong pananampalataya, hindi yung sa Diyos talaga na inutos sa atin. Okay, so 2 minutes na lang para mag-alas 9. Siguro summarize na natin. Sabi nga sa lesson natin ay ang Sabbath day, sabi ito, consider the Sabbath day and the process of sanctification, that of being made holy. What role does Sabbath keeping have in this process? So, anong role ng Sabbath sa pagiging sanctified natin? How can the Lord use our experience in keeping Sabbath to help Him sanctify us? So talagang malaking tulong ang Sabbath kasi dito pa lang sa lupa ay mga kapatid ay napapractice na tayo. Dito sa lupa ay napakaralan natin na maigi ang Panginoon na kapag spread na tayo ng time at dito pagsimpleng pagsunod ay yan po ay pagpapakita ng pagpakakumbaba natin, pagpapasakop sa Panginoon. At kailangan talaga nating masanay o kailangan talaga nating matutunan yung pagpapasakop sa Panginoon kasi paano tayo ililigtas ng Panginoon kung hindi tayo nagpapasakop? Hindi mo tayo pwedeng dalhin sa langit kung mas mataas pa yung ere natin sa Panginoon, di ba? So, hindi pwede yun. Hindi tayo ililigtas ng Panginoon kung pagdating sa langit ay problema pa rin tayo. So dito, kung na-practice na natin yung pagpakumbaba, na-practice na natin yung pagkilala sa Kanya bilang makapangyarihan or bilang manlalang natin, ay sigurado po na tayo ay masasanctify at makakarating sa langit na bayan. So baka meron pa kayong last na bago tayo magtapos. Okay, kung wala na, so mga patid, ay ang Sabbath po ay sign between us and the Lord. So importante na huwag nating kalimutan, pahalagahan natin yung Sabbath. At ang Sabbath naman ay magiging blessing sa atin yan. Kung tingin natin hindi ngayon mga patid, dahil makasalanan pa rin naman yung mundo, pagbalik ng Panginoon mga patid, siguradong dahil sa Sabbath tayo ay mabibless at marireceive natin yung kapangyarihan ng Panginoon. At ang pagsunod din sa Sabbath mga patid ay talagang ito nga yung sign eh. So kung nasa atin ito ay talagang kikilala din tayo ng Panginoon
sa kanyang pagdating at yun nga, yung kanyang pangako na eternal ay ibibigay niya sa atin. Kasi yung Sabat, eternal sign yan, di ba, sa Panginoon. So yung eternal naman yung pangako sa ating buhay na walang hanggan, kaligayahan. So lahat na, di ba, na pinangako niya sa atin ay ibibigay pagkakalob niya sa atin dahil sa ating pagtitiwala sa kanya at pagsunod sa kanyang mga commandments na kagustuhan. So yun na po, kapatid, at muli ay happy midweek po sa ating lahat.